Hello, Cancer. Ito yung reading mo, kabuuan ng February. Ano ba itong makakaharap mo itong buong month ng February? Kung hindi ka pa, excuse me, kung hindi ka pa nakakasubaybay sa ating YouTube or Facebook, please don't forget to like, share, follow, and subscribe. Personal readings, dumiretso po kayo sa aking FB page. Doon po kayo mag-PM kung magbubook kayo or mag-i-inquire ng reading services. Kunin muna natin yung overall energy mo, Cancer. Meron ka ditong 3 of Wands. Wow! Mga plans. So, itong Feb mo, may ikot dito sa mga plano mo. Itong mga plano mo na daw na ito ay may kinalaman sa long term. O, kalimbawa, pinaplano mo na yung pagpapagawa ng sarili mong bahay or pinaplano mo na saan ka ba talaga mag-i-stay para mag-work. Dito ba sa Pinas o sa ibang bansa? Examples ko lang yun. Pero parang yan nga, umiikot itong kabuuan ng February mo sa ito, yung mga bagay na pinaplano mo na pang matagalan na. Meron din binabanggit dito about abundance. Okay, so pwedeng yung iba masagana yung kabuuan ng February ninyo. At meron din ditong success. Success dahil sa mga bagay na pinaghirapan mo. No, yung mga bagay na pinagsikapan mo, pinagsipagan mo, aanihin mo yung success na yan and abundance na yan. Okay. Pwedeng iba naman, maghihintay kayo kaya kailangan ninyo ng patience kasi minsan itong card na to parang may kinalaman din siya doon sa paghihintay eh. Tingnan naman natin ano yung mga posibleng magiging challenge mo ngayong kabuuan ng February. You have 2 of Swords. Ay, problema ninyo dito, Cancer. Pwedeng hindi kayo willing or hirap kayo na mag-decide. Parang tumutugma kasi imagine mo, etong overall energy mo is may kinalaman sa mga pinaplano mo, mga long-term plans. Kasi hindi naman basta-basta yan eh. Yung mga pinagpaplanuan mo na pang permanente na or pang matagalan na. So, dito sa challenge mo, ang problema mo is pwedeng hindi ka pa makapag-decide. Hindi ka pa makapili. Ang ina-advise sa'yo dito, based dito sa iyong challenge, is to follow your heart rather than trying to make others happy. Okay? Sundin mo yung puso mo. Yung talagang nilalaman ng puso mo. Okay? Pwedeng yung iba, pwedeng ang challenge nyo rin iba dito, nagpe-pretend kayo na wala namang talagang problema, pero meron. Okay? Pwedeng yung iba naman, ang problem ninyo, nade-drain kayo sa pag-over-analyze ng isang sitwasyon. So, yan. Ito yung mga challenges, no? Na pwedeng darating sa'yo kabuuan ng Feb. Tingnan naman natin yung magiging advantage mo, Cancer. You have the 2 of Cups. Wow! Advantage mo dito is magiging maganda yung partnership, no? Kung papasok ka man sa partnership or kung meron ka ng partner, businessman yan or sa romantic, andun yung magandang samahan. Okay pagdating sa partnership. Wala kang problema. Ayan, pwedeng yung iba dito, pwedeng may darating sa inyo na bagong person. Para dun sa mga single,
na wala pang jowa, ayan, papasok kayo sa commitment dito. Yung iba, ang advantage nyo naman is matatapos na yung mga problems ninyo. Ayan, no? Merong ending of challenges dito. Ayan. So, ito yung advantage ninyo. Kumbaga, makakaluwag-luwag na kayo kasi mag-e-end na yung mga challenges. Eh. Magiging okay na uli yung mga bagay-bagay. At, kung relationship naman yung tinutukoy dito, kung pangit yung pinanggalingan ninyo at may bagong papasok na partnership or romantic relationship, eh, mas better ito. Mas okay. Mas okay yan. Tingnan na natin yung outcome. Yung posibleng magiging outcome ng Feb mo, kabuuan. Meron kang Ace of Pentacles. Wow! Success ito, masasabi ko. Kasi may windfall, may abundance, good fortune. Yun yung magiging kabuuan, yung outcome, yung pupuntahan ng sitwasyon mo. At saka, ayan o, pwede kang magsisimula ng bagong career. Or yung iba sa inyo, meron kayong magandang opportunity na makukuha related sa career or business o sa pera. Ayan o. Exciting career opportunity. Lucrative contract. So, pwedeng maganda. Maganda yung, ano, yung prospect pagdating sa mga partnerships, lalo na sa negosyo. Kasi pera yan eh. Ayan o. Pwedeng pipirma kayo ng panibagong contract dito at itong panibagong contract ninyo, magiging maganda yung ano ninyo dyan, yung pagpasok ng magiging maganda yung trabaho na malalandingan ninyo or yung magiging maganda yung kita kung negosyo ito. Oh, yung iba dito makaka-acquire kayo ng bagong asset dito, oh. May sinasabi dito na makakabili kayo, possible na makabili ka na ng bahay or vehicle. So, kung ano yung mga ano, pang long term, no? Parang nagre-relate siya dun sa overall energy. So, yun na nga, kung ang gino-goal ninyo is makapundar, no, bottom line, yung pinaka-outcome ninyo. Kung ano man yung gusto nyong mapundar, itong February, posible na mapasa kamay ninyo yung gusto nyong mapundar na yan. Specifically, pwedeng bahay or sasakyan. Sige, tignan pa natin yung ano mo, love life mo, Cancer. Pwedeng yung iba dito maka-encounter kayo ng problem pagdating sa love life, ha? Kasi may binabanggit dito na ano, nakamaskara, nagbabluff. So, pwedeng puro mabulaklak na salita lang yung person na yan, pero pwedeng ano, hanggang doon lang siya. Sabihin mo na binubuladas ka lang, ini-impress ka, binabluff ka lang, hindi... Pwedeng hindi talaga totoo yung mga sinasabi niya sa iyo. No, in short. Pwedeng ano, pretending or exaggeration lang yung ano, yung mga sinasabi niya na 'yan. Tingnan naman natin pagdating sa financial at career. Payday. O ayan, lahat ng may kinalaman sa pagbabayad, whether magbabayad na ng utang yung mga may mga utang sa iyo or ikaw na mababayaran mo na yung mga dapat mong bayaran. Payday, pag sinabi nating payday, sweldo, may matatanggap, o di ba? May matatanggap ka na pera for sure. Ito 'yon. Oh, or may mga makakapagbayad na sa iyo, yung mga umutang sa iyo, or makakabayad ka na. May ikot siya dun sa ano, eh, matatanggap na pera eh. Okay? Tignan pa natin yung mga iba pang paparating sa iyo.
Kat, nako, doble kara. May encounter ka tao, two-face. Ayan, no, parang relate. Sa love life mo, pangalang nakamaskara na yung person mo eh. Pero ito naman kasi sinasabi, pwedeng kaibigan mo. Okay? 80-90% ba kayong doble kara na yan, kaibigan mo yan. Plastic, ano? Plastic, dalawa yung mukha niya. Pag nakaharap ka iba, pag nakatalikod ka iba. Dealing sa relationship sa mas batang lalaki. Ano mang klaseng relationship yan, romantic man or hindi. Merong mga obstacles na kakaharapin, Cancer. Yan. May mga sagabal or may mga challenges kang kakaharapin. Meron talagang sagabal. Ayan yung wedge, oh. May umiepal dito, may humaharang, may sumisingit, may malaking istorbo o sagabal. May binabanggit na naman dito, friend. Pwedeng yung kaibigan mo yan eh. Pwedeng kaibigan mo kasi yun yung plastic na lumilitaw dito, yung doble kara. Pwedeng siya rin yung sagabal dito or humaharang ng mga ewan kung ano man tong mga hinaharang niya sa iyo. Basta parang may kontrabida dyan at ang kontrabida eh, mukhang kaibigan mo pa yata. Tignan na natin closing message for you, Cancer. Using ito, yung paborito kong bago kong deck. Being in the flow. Pagsabay sa agos ang ibig sabihin ito, Cancer. Huwag mong kontrahin yung ano, flow. Kumbaga ano, sumang-ayon ka lang sabayan mo lang yung agos. Go with the flow lang. Hindi ito yung time na ano, kukontrahin mo yung mga bagay-bagay. Okay, magano ka lang, try mo lang mag-adjust, mag-adapt doon sa current na sitwasyon. Huwag mong kontrahin. Okay, so ito yung mga messages na nakuha ko kabuuan ng February mo, Cancer. Sana nagustuhan mo. Don't forget to like, share, follow, and subscribe. Take care and God bless you.